تعالي لهاتي من العين. Banal at mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat sa dakilang biyaya ng Panginoon na nagligtas sa amin sa mga huling araw na iyong itinakda. Ang mundong ito ay puno na ng kasamaan, mga kakilakilabot na pangyayari, mga hindi maipaliwanag na trahedya, at mga panganib sa paligid namin. Ibinukod mo kami bilang mga banal mula sa mundo at kami ay nabubuhay sa proteksyon, pamamahala at patnubay ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kami na mga tinubos ng iyong mahalagang dugo ay nagkatipon sa harap ng Panginoon. Pinupuri ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig, nagpapasalamat na pinahintulot mo po sa amin na matutuhan ang iyong salita at magkaroon ng pakikisama sa banal na kapulungan. At naniniwala kami na ang banal na Espiritu ay kasama namin sa mga oras na ito. Bantayan mo nawa ang bawat isa sa amin at mahigpit mo po kaming hawakan ng iyong mahabaging mga kamay. Bigyan ang bawat isa ng nararapat na biyaya ayon sa pangangailangan. Patnubayan mo kaming mamuhay ng karapat-dapat at walang kahihiyan bilang mga anak mo. Ang aming churches sa buong bansa at maraming churches sa buong mundo at sa mga kapatid na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nagpapalaganap ng ebanghelyo sa gitna ng mga paghihirap. Sumakanila nawa ang Panginoon at bigyan sila ng kakayahan na maisakatuparan ang banal na gawaing nais mo. Nawa po ay ibalik mo ang kalusugan ng mga may sakit at mangyaring bigyan sila ng pagkakataong mabuhay sa natitirang bahagi ng kanilang buhay para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon na nagbibigay sa amin ng mga salita ayon sa tamang panahon at nagtuturo sa aming daan, ituro mo po sa amin ang iyong salita, ang iyong banal na kalooban na nais mong ihayag sa amin maging sa oras na ito at kung paano kami dapat kumilos. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kami po ay nananalangin. Amen. Tignan po natin sa 1 Corinto chapter 12. Babasahin ko pa ang 1 Corinto chapter 12. Unang Corinto, chapter 12, verse 12 hanggang 13. Unang Corinto, chapter 12, verse 12 hanggang 13. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi, at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, gayon din si Kristo sapagkat sa pamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Basahin din po natin yung verse 27 ang sabay-sabay. Kaya nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Hanggang dito po. Ang panahon ay mainit na. Sabi nila, mainam yung paghinog ng butil kapag mainit yung panahon. Naniniwala po ako na habang tayo ay nagdurusa sa ating laman, lalo tayong umaasa at lumalapit sa Panginoon at sa pamagitan nito, higit pa tayong nalalapit sa Diyos. Ang summer retreat ay gaganapin ng 7 beses. Ang mga churches sa buong bansa at sa buong mundo ay sama-samang nagdarasal at naghahanda para dito. Muli, inihikayat ko po kayo hindi lamang manalangin para sa amin na maligtas, kundi maghanda
at magplano na mag-evangelize sa mga hindi ligtas. Kung paanong hinugna ang butil sa bukid, kayon din ang pananabik natin sa maraming kaluluwa, yung magbunga at magdala ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa tingin ko, mayroong dalawang mahalagang bagay sa retreat. Ang una at pinakamahalagang layunin ay akayin ang maraming tao na hindi pa naipanganak na muli ang kanilang espiritu at dalhin sila sa Panginoon at sila ay maligtas. Karamihan sa mga tao ay naliligtas sa retreat. Alam natin ang kahalagahan ng retreat center at kung gaano kahalaga ang retreat. Isa pa po ay habang maraming tao ang nagbabakasyon sa mga malalamig na lugar tulad sa tabing dagat o kaya naman ay sa ibang bansa, tayo naman po ay yung pinagpapawisan at nagpapagal para gugulin ang ating bakasyon para sa Diyos at iligtas ang maraming kaluluwa. Kaya naniniwala ko na ang retreat ay isang pagkakataon para sa ating mga naligtas na una na lumago sa ating pananampalataya. Yung reserve forces, alam niyo po, maaaring makalimutan na ng mga reservists na magpaputok ng kanilang mga baril ilang taon pagkatapos umalis sa serbisyo at maaaring humina yung kanilang pagiging makabayan. Kumpara sa mga nasa aktibong tungkulin pa, kaya mayroong tinatawag na reserve training. Kung paanong yung mga sundalo na nasa serbisyo, sila ay may pagmamalaki sa pagtatanggol sa bansa at talagang naghahanda sa pakikipagdigma sa panahon ng digmaan. Yung retreat naman po ay isang panahon para sa lahat na magsama-sama at magsanay. Siyempre, ginagawa natin ito habang isinasagawa natin ang ating pananampalataya sa kani-kanilang iglesia. Ngunit habang ang lahat ng mga iglesia sa buong bansa ay nagsasama-sama upang manalangin, mag-evangelize, magpawis at magtrabaho, naniniwala ko na nagbibigay ito sa atin ng malaking kaaliwan, kagalakan at pagpapasalamat na makitang lumalakas ang ating pananampalataya na mas maging malinaw ang layunin natin sa buhay at maraming kaluluwa ang naliligtas. Kahit na yung mga Kristiyanong may mahinang pananampalataya ay tiyak na mas nagiging mature ang pakiramdam pagkatapos ng retreat. Itinuturing natin ito bilang makabuluhang pagkakataon na may lubos na pakikinabang sa atin. Kaya idinadalangin natin ito at maraming tao ang naghahanda para dito. Kaya samahan niyo po kami sa panalangin at pagpapagal. Nung nakaraan, ipinangaral ko po kung paano nga ba dapat mamuhay ang isang born-again Christian na mayroong pamagat ang buhay na nananatili sa Panginoon. Nung nakaraang linggo, mayroon pong Bible seminar doon po sa 6th floor ng Education Center. Sigurado akong maraming tao yung dumalo at ganyan din marami ang bagong naligtas. Ang Ebanghelyo ay aktibong ipinapangaral sa buong bansa. Alam niyo po ba, meron na tayong 1,014 na churches sa 82 na bansa sa buong mundo. Hindi po kasama dito yung South Korea, ha? Patuloy itong lumalawak. Alam niyo po ba ito? Mas maraming bansa. Ibig sabihin po ay mas maraming iglesia. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos at nagagalak na napakaraming bagong kaluluwa ang naliligtas. Kasabay nito, napakahalaga na ang mga naligtas ay lumago sa kanilang pananampalataya normally at mamuhay ng isang karapat-dapat na buhay Kristiyano. Yung pagsilang ng mga magulang sa kanilang mga anak ay mahalaga, ngunit yung pagpapalaki sa kanila ay mahalaga rin. Yung pagpapalaki ng anak ay napakahirap, kaya paano dapat lumaki ang Kristiyanong naligtas? Wala akong magagawa kundi patuloy na sabihin po ito sa inyo. Namumuhay ka man o hindi bilang isang karapat-dapat na buhay Kristiyano. Kahit na ilang beses mo nang narinig ang paksang ito, dapat kang makinig muli.
Dahil marami pa rin ang hindi umaabot sa normal na buhay Kristiyano. Sana ay muli silang makinig at matuto ng salita ng may pusong nananalangin. Ngayon ay detalyado ko pong ipinapahayag sa atin yung 1 Korinto chapter 12 kung ano yung buhay na nananatili sa Panginoon. Ang buhay na nananatili sa Panginoon, ito po ay isang buhay na nananatili sa iglesia. Ito po yung katawan ng Panginoon. Isang kapulungan na pinag-isa ng banal na espiritu. Iyon ay isang espiritual na bayan. Sa Juan 15:3-4, kayo malinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kaya manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Juan 15:5, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. May ganitong mga salita. Ngayon, ang kahulugan ng pananatili sa Panginoon ay ang Panginoon ang puno ng ubas sa tayo yung mga sanga. Kaya sa pamagitan ng pagkabit sa puno ng ubas, yung sanga ay tumatanggap ng sustansya na nagmumula sa ugat at lumalaki at namumunga. Parehong bagay ang sinabi sa 1 Korinto chapter 12. Gayunpaman, ito ay isang espiritual na kapulungan na pinag-isa ng banal na espiritu sa iglesia na siyang katawan ng Panginoon. Tinatawag po itong iglesia. Matapos matanggap yung kaligtasan, hindi ka na nag-iisa, ngunit maraming magkakapatid na magkakasamang naligtas na. Sa Mateo 6:9, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit. Maraming tao yung maaring tumawag sa Diyos na Ama. Kapag ipinanganak ka sa bata, mayroong isang ama, ina, kapatid na babae, kapatid na lalaki, tito, tita at pamilya. Ang bata ay nasa kapulungan na iyon. Kapag ikaw ay naligtas bilang isang individual. Ngunit pagkatapos mong maligtas, ikaw ay hindi na nag-iisa. Ang Diyos Ama, si Hesukristo at ang banal na Espiritu ay sama-sama. Gayun din naman, ang mga naligtas na mga banal ay nasa grupo. Ito ay isang espiritual na komunidad. Ito ay isang napakahalagang bagay. Yung isang bata ay hindi maaring lumaki ng mag-isa o mapoproteksyonan ng walang pagmamahal at pangangalaga ng buong pamilya. Ang sabihin na malaki na ang isang bata ay hindi lamang pisikal na katawan, maging yung kanyang karakter, hindi po ba? Sinasabi nila na may punto na humihinto ang ating pisikal na paglaki. Gayunpaman, yung paglago at pagbabago ng ating pagkatao ay dapat mangyari sa buong buhay natin. Gayun din, ang mga nakatanggap ng kaligtasan ay dapat lumago sa pananampalataya, ngunit hindi nila ito magagawa ng mag-isa. Sa loob ng grupo ng mga naligtas na mga banal, ang ating pananampalataya, ito ay unti-unting nagmamature sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos, ng salita, at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Habang tayo ay nagmamature, nagbabago yung ating puso at buhay upang tayo ay mamuhay ng maayos bilang mga Kristiyano. Ang pagiging matured ay hindi pagiging masigasig sa anumang sariling pagsisikap, kundi maging kabahagi sa fellowship ng sama-sama. Kaya nga, dun sa 1 Korinto chapter 12 verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y mga bahagi. Mula dun sa mga talatang nabasa natin, meron dong sinabing ang mga Hudyo o Griego. Yung mga Hudyo ay nagtuturo sa Israelita ang piniling bayan ng Diyos. Yung mga Griego ay ang mga kinatawan ng mga Hintil. May agwat sa pagitan ng mga Hudyo at Hintil. Gayunpaman, sa pagdating ni Jesus, walang diskriminasyon na po sa pagitan nila. Ngayon ay meron lamang iisang naligtas, mataas at mababa, edukado at walang pinag-aralan, mayaman at mahirap. Lahat ng kalagayan ng tao sa mundong ito ay nalampasan at ngayon sila ay espiritual na nagkakaisa. Sila ay binautismuhan ng isang espiritu at naging isang katawan.
kung paano ang katawan ay maraming bahagi, ngunit iisang katawan, gayon din si Kristo. Ang ibig sabihin ng salitang Kristo ay pinahiran. Si Jesus ang Kristo. At kung tayo ay mga ligtas, tayo ay pinahiran ng sama-sama kay Jesus. Ibig sabihin, tayo ay nagiging maliliit na Kristo. Nagiging Kristiyano tayo. Kaya si Jesus ay ang Kristo at tayo ay mga Griego. Tayong lahat ay mga itinalaga sa Panginoon. Kaya ang ibig sabihin ng gayon din si Kristo ay nangangahulugan na ang Panginoon at tayo ay naging isa sa pamagitan ng Espiritu Santo at lahat ng mga naligtas ngayon ay nabautismuhan sa iisang katawan sa pamagitan ng iisang Espiritu kay Kristo. Ang mga salitang binigyan niya ang lahat upang uminom sa iisang Espiritu, ito ay may ibig sabihin na tayo ay patuloy na natutustusan ng banal na biyaya at kapangyarihan. Kaya ito ay talagang napakahalagang usapin. Silang mga naligtas ay dapat na malaman ano nga ba yung church. Ang church po sa katunayan ay mahiwaga. Kapag sinabi ng tao yung salitang church, iniisip nila ito yung gusaling mayroong krus o yung mababatong gusali. Sinasabi nila, wow, napakalaki ng church na ito. Ito ay maayos na naitayo. Ang salitang ito ay talagang salungat. Wala naman kasing church buildings noon hanggang sa ang mga Katoliko ay nagsimulang magtayo ng mga katedral pagkatapos ng 300 AD. Sa Bagong Tipan, so, sinabi, kayo'y buong pusong binabati sa Panginoon nina Aquila at Prisca kasama ng iglesyang nasa kanilang bahay. At sinimpa at ang iglesyang nasa kanyang bahay. At kay Arquipo na kapwa naming kawal at sa iglesya na nasa iyong bahay. Noon sa Roma, pinanatili ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya sa pamagitan ng pagtatago sa mga yungib upang takasan ang mga umuusig sa kanila. Maging ang yungib ay may tuturing na church. Kung ikaw ay nasa mga bundok, ang church ay naroon. Ang church ay binubuo ng mga taong ligtas at hindi po yung gusali. Kaya nga ang tawag dito ay church building. Yung gusali ay parang bahay. Ito yung lugar kung saan nagkakatipon ang church. Kaya nga, ang mga banal o ang mga ligtas ang tinatawag na church. At sinasabi din sa Biblia na ang church ay ang katawan ni Kristo. Kaya naman sa Efeso chapter 1 verse 22 at 23, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. Ulo at katawan. Sa Juan 15, ang puno ng ubas at ang mga sanga ay hindi maaring mapaghiwalay. Tama po ba? Kaya hindi naman ang ulo at katawan ay hindi maaring mapaghiwalay. Ang katawan ay walang anumang magagawa kung wala ang ulo at maging ang ulo ay walang anumang magagawa kung wala ang katawan. Kaya ang Panginoon na siyang ulo at ang katawan ng Panginoon ay tayo na mga bahagi ay konektado sa pamagitan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ito ay napakahalaga kaya hindi ka maaring mabuhay sa pananampalataya na nag-iisa. Paano nga lalaki at mapaproteksyonan ng anak kung ito ay mabubuhay ng nag-iisa? Kung gayon, siya ba ay lalaking normal? Kaya nito, tayo na nabigyan ng pagkakataon na lumagong magkakasama. Kung ang isang pamilya ay nagkakasundo, ang anak ay lalaking bilang isang normal na tao. Kung ang guro ay marunong magturo, kung gayon, magiging mabuting estudyante ang kanyang mga mag-aaral. At nationally, kung yung mga mamamayan ng isang bansa ay gaya nito, kung gayon, ito po ay magkakaroon ng mabuting komunidad. Tayo na mga naligtas. Tayo po ay naninirahan sa sanlibutan. Subalit, huwag nating kakalimutan na tayo ay nasa church, ang katawan ng Panginoon na nakahiwalay sa sanlibutan. Napakaraming mga salitang gaya nito sa Biblia. Kaya napakalaga para sa atin na malaman na tayo ay hindi nag-iisa sa buhay pananampalataya. Anyway, tignan na lang po natin ito sa Colossians chapter 2. Makikita po natin ito dun sa Colossians chapter 2 verse 19. Colossians chapter 2 verse 19. Colossians
Chapter 2, verse 19. Colosas 2:19. Sa verse 19, at hindi kumakapit sa ulo na sa kanya'y ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Ganap bang konektado yung ulo at katawan? Yung growth hormone na dumadaloy sa katawan ay natutustusan at konektado mula sa ulo. Hindi natin ma-imagine ang isang katawan na walang ulo. Dahil ang anumang iniisip, pinaplano, ninanais ng ating ulo, ito ay magagawa sa pamagitan ng katawan. Ang buong katawan ay gumagalaw sa perpektong pagkakaayos dahil ito sa pagkakakonekta ng cranial nerves tungo sa central nerves hanggang sa peripheral nerves. Ito po ay normal. Kung ang iyong ulo ay nag-iisip at nagnanais ng anuman, ngunit ang iyong katawan ay hindi gumagalaw, kung gayon, maaring ito ay patay o maaring may mali rito. Ang Panginoon ang ulo. At tayo ang katawan. Bawat bahagi ay nakakabit sa katawan. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Tayo ay mga nakakabit bilang mga bahagi ng katawan. Maging ito man ay mga kamay o paa, daliri sa paa o bibig, ang mga ito ay upang gawin ang kalooban ng ulo. Tayo ay tumatanggap ng panustos mula sa ulo, gayon din ay ginagawa ang kalooban nito. Gayunman, yung talatang hindi kumakapit sa ulo ay nangangahulugan na ang katawan ay hindi kumakapit sa ulo. Kapag inuutusan ng ulo na gumalaw yung katawan, ngunit ang mga bahagi ay hindi gumagalaw, ibig sabihin nito na yung katawan ay hindi kumakapit sa ulo. Kung yung isang tao ay hindi tinanggap si Kristo bilang ulo, siya ay maituturing na hindi matatag ang pananampalataya kay Kristo. Maring ang hindi siya ligtas o kung siya man iligtas, mayroong mali sa kanya. Ang katawan ay konektado sa ulo, kaya nakakatanggap ito ng buhay at kapangyarihan. Kaya tayo ay nabubuhay na ayon sa Panginoon na siyang ulo. Gayunpaman, ang kahulugan ng katawan na hindi kumakapit sa ulo, ito po yung tao na nabubuhay na walang anumang ginagawa para sa Panginoon. Ito ay nagpapatungkol sa kanila na hindi tumanggap ng panustos ng buhay at hindi umuunawa ng kalooban ng Panginoon na siyang ulo. Sila na mga naligtas ay tinatawag na mga katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi. Subalit sa kabaliktaran, iniiwan nila yung Panginoon na siyang ulo at nagiging ulo nila yung kanilang mga sarili. Sila ay nabubuhay ayon sa kanilang sariling mga plano at hindi kumakapit sa ulo sa Panginoon. Kaya iniwan nila yung katawan kung saan yung Panginoon ay kumikilos at sila ay sumusunod sa iba. Yung ulo, ang ulo ng ligtas ay ang Panginoon. Subalit, mabuti para sa atin na sumunod sa ibang bagay na mas higit kaysa sa Panginoon o higit sa ulo. Kapag sumusunod ka sa ibang ideolohiya, dun sa ilang hangarin o ideya, maging ng isang tao o sumunod sa isang tao, hindi ito pagsunod sa Panginoon. Gayun din, si Jesus ang ulo, subalit sa church, kung hindi ang Panginoon ang naging ulo, at ang isang tao ay siyang naging ulo o mayroong mga tao na nais na maging ulo, iyon po ay napakalaking problema. Yung Katoliko, ito ay pinapangunahan ng Pope. Sinasabi nila na siya raw ang hari ng church. Paano nilang nagawang sabihin ang mga bagay na ito? Tulad din ito, sa Protestant churches naman, sinasabi nila na ang nangunguna sa kanila ay ang Doctor of Theology. Paano ang nangyari na ang taong iyon ay maging Doctor of Theology? Ito po ay kalukuhan. Nalalaman kaya niya yung lahat patungkol sa Diyos?
Yung mga spiritual na bagay ng Diyos, alam niya kaya? Ito po ay talagang sanungat. Gayun din po, sa heretic religions o yung mga erehe, meron doong isang religious leader at ang mga tao na ito ay ginagawa siyang ulo ng relihiyon na yun. Ang tao po na iyon ay kumakatawan daw kay Kristo. Yung sabi nila, maging ito ay napakalaking pagkasalungat din po. Isang napakalaking pagkakamali para sa ating mga Kristiyano kung tayo ay hindi kakapit sa Panginoon. Kaya nga sa church na siyang katawan ni Kristo, tayo ay lubos na pinamamahalaan ni Kristo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng espiritual na biyaya, mga salita at kapangyarihan mula sa Panginoon, ang pagkakaayos ay naitatag ayon sa Panginoon na siyang ating ulo. Kapag yung ulo ay nag-utos, ang buong katawan ay gumagalaw ayon sa perpektong pagkakaayos nito. Sa parehong paraan, kung tayo ay tumanggap ng biyaya, buhay at kapangyarihan ng Espiritu Santo mula sa Panginoon na siyang ulo, at lumalago sa pananampalataya sa loob ng church na katawan ng Panginoon, kung gayon tayo ay makakagalaw na sa maayos na paraan na sumusunod sa ulo ang ating Panginoon. Kaya ang perpektong pagkakaayos ay naitatag. Maging hanggang ngayon, ang presidente ang isang namumuno sa isang bansa, dapat siya ay mangunguna sa lahat. Subalit kung siya ay hiwalay, ang mga miyembro ng National Assembly ay hiwalay. At ang mga tao ay may iba't ibang ideya o pananaw ay hiwalay. Kung gayon, ang bansang iyon ba ay maayos na makakakilos? Hindi ba ang ay maaring magdulot ito ng mga komplikadong mga bagay? Ang presidente na iyon ay hindi perpekto. Subalit, kahit na merong isang taong perpekto, kung hindi siya sundin ng ibang tao dahil sa sarili nilang ideya o pananaw, kung gayon sila ay magkakagulo. Magkakaroon ng pagkakalito o hindi pagkakasaayos at tiyak na may hindi magandang mangyayari. Hindi po dapat ganito ang church. Ngayon po, ang maituturing na matagumpay na panahon ng Kristyanismo ay ngayong 21st century. Dahil ngayon po, yung Biblia ay naisali na po sa halos 3,400 na dialect at mga daandang denominasyon na ang nagsisilabasan. Ang Diyos ay isa. Subalit ang mga tao ay naniniwala sa Diyos na mayroong iba't ibang paniniwala. Iba-iba yung kanilang pinaniniwalaan at yung mga naniniwala sa kanila ay nagtatalo-talo. Iyon po ay mali. Ito ay dahil wala naman silang pagkakaisa sa Panginoon. Nagkakaroon ng problema dahil hindi nila itinuturing na si Jesus ang kanilang ulo at meron silang sariling ulo. Kaya ang ibig pong sabihin ng hindi kumakapit sa ulo ng Panginoon ay nangangahulugan na kahit na yung iglesia sa Colossus sa panahon na iyon ay merong mga tao na sumusunod sa kakaibang pilosopiya at mga mistisismo at sa mga maling gawain. Habang tinuturo ng Biblia, yung mga bagay nito, sinasabi dito, tingnan na lang po natin muli doon sa Colossians chapter 2, verse 19. Ang sabi doon ay, hindi kumakapit sa ulo. Hindi kumakapit sa ulo. Merong mga tao na hindi si Kristo ang nasa gitna nila. At nabubuhay sila sa maling pananampalataya. Opo, nabubuhay sila ng may maling pananampalataya. Subalit kung iyon ay normal, sabi sa ulo na sa kanya ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago sa paglagong mula sa Diyos. Sabi dito, sa ulo na sa kanya'y ang buong katawan. Tama po ba? Ano bang ibig sabihin nito? Na tinutustusan at pinagsasanib sa pamagitan ng mga kasukasuan at ng mga litid. Itong daliri na ito, tingnan po natin. Actually po, natutustusan siya ng mga sustansyang maging ang mga ugat at mga dugong dumadaloy dito. Kaya po, mabuti itong nakakakilos tulad nito. Muli po, doon sa Colossians chapter 2, verse 19,
Sabi, sa ulo na sa kanya ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Sabi dito, yung ulo na sa kanya ang buong katawan. Tama po. At ang ibig sabihin ito ay tinutustusan at pinagsasanib sa pamagitan ng kasukasuan. Tundaliri pong ito. Natutustusan ng mga sustansyang maging ang mga ugat at ang dugong dumadaloy rito. Kaya po, mabuti itong nakakakilos tulad nito. Gagalaw ito kung iyong sabihin, gumalaw ka. Ang ulo ay nandito at ang kamay ay nandito. Diba? Ito po yung ulo, ito po yung kamay. Yung paam naman po ay nandito sa baba. Silang lahat ay nakakonekta ng direkta. Sila pong lahat ay tumatanggap ng sustansya mula sa Diyos. Ngunit anong mangyayari kung ang daliri ay nakakabit sa ulo at yung daliri sa paa ay nakakabit sa ulo? Sa ulo na sa kanya ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Ibig sabihin na tayo ay natutustusan ng banal na biyaya ng Panginoon sa pamagitan ng mga bahagi na nakakabit sa katawan. Mayroong panustos ng biyaya ng Panginoon at hindi nito ibig sabihin na tayo ay natutustusan ng masaganang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananalangin ng nag-iisa o pagbabasa ng Biblia ng nag-iisa o gumagawa ng anumang bagay ng mag-isa. Kung ito ay natatanggap natin, kundi natatanggap natin ang lahat ng mga ito kasama yung mga kapatiran dahil sinabi dito na tayo ay tinutustusan sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Iyan po yung kamangha-manghang utos na dapat nating malaman. Kaya yung ibang mga kapatid ay natutustusan sa pamagitan ko. At ako rin naman ay natutustusan ng banal na biyaya sa pamagitan ng mga kapatid. Natututo tayo sa isa't isa, tinutulungan at nagiging kalakasan ng isa't isa. Anong mangyayari kung isa lamang ang daliri sa katawan? Makakagawa ba ito ng anuman? Kagaya ng katawan, magagawa nito ang alimang bagay kung ito'y normal. Kaya nga, tinutustusan at pinagsasanib sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid at lumalago sa paglagong mula sa Diyos. Yung paglago ay talagang napakahalaga. Pinalalago tayo ng Diyos. Pinalalago niya tayo. Subalit paano? Tayo'y lumalago sa church. Kung tayo'y nasa grupo, kung nasaan ang Panginoon, tayo'y makakatanggap ng espiritual na biyaya at kapangyarihan at unti-unting matututo sa pamagitan ng higit at higit pang salita ng Diyos. Kung aalis tayo sa grupo, hindi tayo matutustusan ni lalago. Tayo'y natutustusan sa pamagitan ng kasukasuan at litid at sa pamagitan nito ay hinahayaan tayo ng Diyos na lumago. Lumago ng paglagong mula sa Diyos. Kaya nga, ang paglago ay napakahalaga. Kapag naipanganak ang isang bata, anong magagawa niya kung hindi siya lalago? Wala siyang anumang magagawa. Kaya nga, bilang miyembro ng church na nakakonekta at nakakabit sa Panginoon, ako rin ay nakakabit dito. Kaya nga, natutustusan ako ng espiritual na biyaya mula sa Diyos at lumalago sa church kung paanong pinalalago ako ng Diyos. Tama po? Tayo'y sama-samang lumalago. Narito, o nito lamang, talagang nagpapasalamat ako sa isang bagay. Nung nagsisimula pa lamang yung ating church, talagang napakabata pa nito. Iilan lang yung lumalago. Karamihan ay bata pa sa pananampalataya. Anong ginagawa ng mga bata kapag sila'y nagkakatipon-tipon? Sila po'y naglolokohan, naglalaro, nagkukurutan, nag-aaway, at nag-iiyakan. Kapag ang mga taong may batang pananampalataya ay nagkakatipon, nananaig po yung kanilang laman. Ayon sa kanilang sariling pag-iisip, paniniwala, katigasan, at pagkatao. Kaya nga, anong mangyayari kapag magkakaiba ang pagkatao ng bawat isa? Sa katunayan, ang tao, yung dalawang tao ay hindi pwedeng maging isa.
Kung titingnan natin doon sa Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Bawat isa, lahat po. Lahat ay naligaw. Kaya maging ang dalawa ay hindi maaring maging isa. Ang lalaki at babae ay nagpapakasal at kailangang mabuhay, subalit dahil magkaiba ang kanilang isipan, pagkatao at opinyon, minsan ay nag-aaway sila. At sa ilang pagkakataon, sila'y naghihiwalay. At kahit hindi sila maghiwalay, sila'y hindi payapa, kaya wala silang magagawa kundi mabuhay ng ganoon sa kanilang natitirang buhay. Kaya gaano nga ba nakakabalisa ang mabuhay ng ganito? Sa sandaling magkaanak sila, wala na silang magagawa. Kung gaano nga ba ito kasakit at kahirap. Kaya nga sa mga lumayo sa Panginoon, maging ang dalaway hindi maaring maging isa. Subalit sa sandaling ang isang tao ay maligtas, siya ay nagiging isa dahil sila ay natutustusan ng parehas na buhay, pag-asa, layunin ng buhay, biyaya at buhay ng Panginoon at kapangyarihan. Kapag nagkita ang mga ligtas, hindi nila kilala ang isa't isa, hindi po ba? Hudyo o Griego, alipin o malaya, gaano ba ang pagkakaiba ng alipin at malaya? Taong nasa mataas na posisyon, sa mababang posisyon, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, mayaman, mahirap, nang higit pa sa mga bagay na ito, tayo'y naging isa. Tayo'y naging isa at ang ating pananampalataya ay lumalago dito. Talagang ito'y isang nakamamangha at lihim na bagay. Hindi ito maunawaan ng mga hindi ligtas. At maging ang mga ligtas, hindi nila ito maunawaan kung hindi pa lumalago yung kanilang pananampalataya. Ngayon, yung ating church ay lumago na o lumalago na. Noong una, kapag tayo nagtitipon, napakaingay. Nagsisigawan sa isa't isa, inuusisa ang bawat isa, nagagalit. Kaya nga, nakakatakot magtipon. Kapag tayo'y nagtitipon noon, nag-aalala ako na maaring may mangyari. Subalit ngayon, hindi na ganoon. Ngayon, hindi na lamang tahimik, kundi meron na tayong iisang isip. Nabubuhay na may pagsunod ayon sa Biblia. Nabubuhay na ipinapangaral ang Ebanghelyo. At kapag sinabi natin na gumawa tayo para sa Panginoon, hindi na tayo nagdadahilan, kundi sinasabi natin, oo, basta hindi ito laban sa salita ng Diyos. Ngayon, meron na tayong 224 na churches dito po sa Korea. 224. Ah, 226 na po ba? Aba, ito'y patuloy na nadaragdagan. Ang mga churches na ito ay iisang church lang. Kung isipin natin sa konsepto ng isang pamilya, kagaya ng isang pamilya, ang isang pamilya ay tinutulungan, minamahal at inaalagaan ang isa't isa, hindi po ba? Kaya anong gagawin natin? Ayon sa kautusan ng Panginoon, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Sa buong sanlibutan, hindi lamang sa lugar kung saan ako nakatira, hindi lamang sa buong bansa, kundi sa buong mundo. Kayo'y maging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa kaduluduluang bahagi ng lupa. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sinabing ang lahat ng mga bansa. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, dapat natin silang iligtas. Wala nang ibang layunin pa, kundi ang ipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ilang kahirapan ba ang mararanasan natin kung ipangaral natin ang Ebanghelyo? Paano tayo makakapangaral sa buong mundo? Meron tayong language barrier at magkakaibang pamumuhay. Kaya paano tayo makakapangaral? Kung iisipin lang natin ito ng saglit, ito'y napakahirap. Subalit ito'y posible kapag kumilos ang Diyos. Kung meron tayong pananampalataya sa ating puso, nananalangin at sumusunod, ang Diyos ay kikilos. Ngayon ay pinapangaral natin ang Ebanghelyo sa mahigit na 1,000 churches sa 82 na bansa. Maging ako, hindi ko ito maunawaan. 15 or 16 na taon na po yung nakakalipas simula nang sabihin kong kailangan nating magsikap para sa world mission. Oo, gusto natin ito noon pa.
Subalit, hindi pa katagalan nang sinimulan nating naisin ito. At sa maikling panahon, ito'y ipinapangaral na kagaya ng inyong nakikita. At wala nang ibang rason pa po. Sinasabi ng ilang tao, bakit kailangan nating mangaral sa ibang bansa samantalang hindi pa tayo tapos mangaral dito sa Korea? O, bakit kailangan nating magtayo ng Galilee Retreat Center gamit yung malaking pera samantalang malapit na ang pagdating ni Kristo? Subalit, wala naman silang ginagawa. Subalit, hindi na ako nakakarinig ng mga ganitong reklamo dahil wala nang nagre-reklamo. Yung mga taong ito ay naglaho na at hindi ko na sila nakikita sa church. Ngayon, tayo ay naging isa sa Panginoon at wala tayong magagawa kundi ang maging o ang sabihin ay oo sa mga kautusan ng Panginoon. Hindi naman ako magiging missionary, subalit meron akong kakayahang sumuporta at magsuko ng missionary. Kapag tinitingnan ko po yung mga kapatirang saganang nagbibigay ng ikapo, ang Espiritu Santo ay kumikilos dahil ganito sila. Hindi ito magagawa ng sapilitan, subalit tiyak na ang kanilang pananampalataya ay matatag na kagaya nito. Kaya hindi lamang tayo pinalalago ng Diyos, kundi tinutupad ang kanyang layunin sa atin at sa pamagitan natin. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat na makita ang ating mga churches ay lumalago ng ganito. Doon sa 2 Thessalonica chapter 1 verse 3, sinabi, ang iyong pananampalataya ay lumagong lubha. Dagdagan mo ang pananampalataya namin. Dagdagan, ibig sabihin, meron ng pananampalataya, subalit napakaliit pa. Ganito po yung doon sa Lucas chapter 17 verse 5. Kaya nga, humingi yung mga apostol na dagdagan yung kanilang pananampalataya. Kagaya ng kapag may pera ang isang tao, subalit kulang ang pera niya para mabili yung kanyang gusto, kaya hihingi siya ng karagdagang pera. Nang humingi yung mga apostol na dagdagan mo yung pananampalataya namin, ay ganito naman sila sinagot ni Jesus. Kung meron kayong pananampalataya na kansinlaki ng isang binhi ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikamorong ito, mabunot ka at matatanim ka sa dagat, susundin kayo nito. Hindi nila ito maunawaan sa sinabi ni Jesus. Yung binhi ng mustasa, ito po ay napakaliit at nakapunta na po ako sa Israel ng 3 beses at bumili po ako nito. Kaya lang, hindi ko na po makita kung nasaan po ito. Yung pinakamaliit na binhi ay kagaya ng alikabok. Hindi ito mukhang binhi po. Ang pinakamalaking binhi ng mustasa ay nasa, mas maliit pa po sa butil. Ito rin ay nakalagay po doon sa Marcos chapter 4 verse 31. Siyang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nasa lupa. Subalit pagkatapos nitong maihasik, ngunit kapag ito ay naiyasik at tumubo, nagiging mas malaki kaysa lahat ng mga halaman at nagsasanga ng malaki at upang mga ibon sa impapawid ay nakakagawa ng mga pugad sa lilim nito. Alam niyo po ba kung yung binhing ito ay yung binhi ng tabako, ito po ay napakaliit din pong binhi. Subalit, yung binhing na mustasa ay hindi ganito. Ito ay lalaki po ng katulad ng jujube tree. Kaya nga sinasabi ng Biblia na ito'y napakalaki. Kung kayo'y, kaya nga yung mga ibon ay nagpupugad dito. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus ang tungkol dito sa binhi ng mustasa dahil sinasabi niya ito sa kanyang mga apostol, dagdagan mo yung pananampalataya namin. Ito yung sinabi ng mga apostol sa kanya. Kung meron kayong pananampalataya na kasinlaki ng isang binhi ng mustasa, kung gayon, ibig sabihin nito, yung kanilang pananampalataya ay kasinlaki ng kalahati ng isang binhi ng mustasa. Hindi po. Sila'y sumusunod kay Jesus ng 3 at kalahating taon, subalit wala pa rin silang tunay na pananampalataya. Sila ay naghahanda upang makuha yung isang posisyon kapag si Jesus ay naging hari. Pero anong ginawa nila nang si Jesus ay lumakad sa Jerusalem upang mamatay doon sa krus? Hindi ba bigla silang nag-alisan? Sinabi nga ni Pedro, hindi niya daw iiwan ang Panginoon.
Sinabi ni Jesus na siya ay mamamatay at babangon muli pagkatapos ng tatlong araw. Ngunit, paano nanghina yung loob nila? Kasi hindi pa sila naniniwala. Silang lahat ay tumakbo. Si Pedro ay nagbitaw ng salita na hindi niya ipagkakaila ang Panginoon maging sa kamatayan. Ngunit, ilang tao yung nagsabi siya na ay alagad ni Jesus, pero ipinagkaila niya siya ng tatlong beses. Matapos niyang sabihin yung mismo sa kanyang bibig, ano kaya yung dahilan? Bakit? Kasi wala pa siyang pananampalataya. Ito yung dahilan kung bakit nagawa niyang matanggihan o ipagkaila si Jesus. Kung si Jesus ay namatay at hindi muling nabuhay, walang sino man yung maniniwala sa kanya. Alam ninyo na totoong namatay si Jesus. Ngunit sabi ng iba na siya ay talagang namatay dahil sa kasalanan niya. Hindi po. Namatay si Jesus upang bayaran ang ating mga kasalanan at muling nabuhay, hindi lamang upang magbigay ng bagong buhay, kundi upang magpatotoo na si Jesus ang Kristo. Kung babasahin natin sa Gawa 17:31, binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Nagbigay siya ng katiyakan. Ito'y sa pamagitan ng pagkabuhay na muli. Kaya nga, yung mga alagad ay hindi paligtas at wala pang pananampalataya bago nila nakilala si Jesus na muling nabuhay pagkatapos ng kamatayan. Kung meron kayong pananampalatayang kasing laki ng butin ng binhi ng mostasa, kung sila ay merong pananampalataya, ay maari nilang mabunot yung puno ng sikamoro sa tabi nito. Ano po ito? Yung isang binhi ng mustasa ay napakaliit, ngunit mayroong buhay. Nagsisimula ito sa pananampalataya na kasing laki ng binhi ng mustasa. Kung mayroong buhay, yung ugat ng puno ng sikamoro ay maaring matanim sa dagat pagkatapos na mabunot ang mga ugat. Paano yung isang puno ng sikamoro ay mabunot at yung naitanim ay naging taniman ng puno ng sikamoro sa dagat? Ay, hindi po. Ito po ay isang talinhaga lamang. Actually, talinhaga lamang. Kung mayroon kang pananampalataya na kasinlaki ng binhi ng mustasa, yung mga ugat na naitanim sa mundo ay mabubunot at mailalagak mo yung iyong buhay sa plano ng Diyos na tulad ng sa malawak na dagat. Isang himala yung mangyayari. Kapag yung puno ng sikomoro ay bubunutin at itatanim sa dagat, ito po ay mamamatay. Ngunit po, yung taong ligtas na may pananampalatayang kasing laki ng binhi ng mustasa ay mabubunot yung mga ugat sa mundong ito. At siya ay maitatanim dun sa plano ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Gaya nga nang sinasabi doon sa isang himno, sabi doon, "Launch out in the deep, cut away the anchor line, and be lost in the fullness of God." Mamatay man o mabuhay, kung luloobin ng Panginoon. Ngayon, nagsimula na yung panibagong buhay. Yung taong naligtas na mayroong pananampalataya ay mayroon ng ibang buhay. Iba na rin yung kanyang pag-asa, iba na yung layunin ng kanyang buhay kaysa dun sa mga walang pananampalataya. Kung papaanong magkaiba yung langit at impyerno, ito ay dapat na magkaiba. Ito ay magkaiba gaya ng pagkakaiba ng liwanag at dilim. Yung taong ligtas ay hindi ligtas. At hindi ligtas ba? Sila po ba ay parehong pumupunta sa church? Hindi po. Kapag ang isang tao ay naligtas, yung pananampalataya gaya ng isang binhi ng mustasa, ito po ay nagsisimula na. At ito ay magsisimulang lumago. Ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha. Kung ito ay lumalago ng lumalago,
malalagpasan natin ang anumang pagsubok at paghihirap at yung kapangyarihan ng laman at ganyan din ng mundong ito. Sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Madadaig natin yung tukso ni Satanas, maging yung mga anumang paghihirap at pag-uusig, makakaya rin natin gumawa para sa gawain ng Panginoon. Yung himala ay mangyayari. Simula noon, tayo ay nababalot na ng kapangyarihan ng Diyos. Anyway, kapag naligtas na yung isang tao, yung pananampalataya ay nagsisimula at iyon ay higit na lumalago. Kaya nga, yung pananampalataya, magsisimula ito at ito po ay higit na lumalago. Tingnan po natin sa Colossians chapter 1. Yung Colossians po, makikita po natin ito bago mag-unang Tesalonica. Tingnan natin doon sa Colossians chapter 1, verse 28. Colossians chapter 1, verse 28. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Colossians chapter 1, verse 28. Masahin natin ang sabay-sabay. Siya ang aming ipinapahayag na binabalaan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Siya yung aming ipinapahayag. Ibig sabihin bilang Kristo, ipinapahayag natin siya at yung Ebanghelyo. Kasunod naman po na binabalaan ng bawat tao. Sa pamagitan po ito ng salita. Tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan. Bawat tao. Upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Bakit po? Dahil tayo ay gaya ng mga bagong silang na sanggol kahit na naligtas na tayo. Yung isang sanggol, hindi alam yung kung paano ba mahiya, ano yung kakainin niya o hindi, gumagapang lamang siya. Yung isang sanggol ay kumikilos na gaya ng isang aso. Ganun ang kanyang pagkilos. Ngunit kapag lumago yung pananampalataya, ito ay iba. Gaya ng sanggol na hindi alam kung paano mahiya, kung ano yung gusto ng iba o hindi, paano pasiyahin yung kanyang magulang, gumagawa ng gawain at iba pa. Ito ay kapag sila ay lumaki na, tayo ay papatnubayan ng salita ng Diyos. Tinuturuan ang karunungan ng Diyos at nagiging sakdal habang lumalago yung pananampalataya. Ito yung sakdal na tao. Ibig sabihin ng sakdal na tao sa Mateo 5:48, sinabi ni Jesus, kaya't kayo ngay maging sakdal gaya ng iyong ama sa langit na sakdal. Ang Diyos ay sakdal. Siya yung ating ama. Yung sakdal na ama ay nagnanais na ang kanyang anak ay maging sakdal tulad niya. Hindi higit sa ama, kundi tulad sa Ama. Paano nga tayo mangangahas na maging sakdal tulad ng Diyos? Ngunit, hindi naman kasi sinabi ng Ama na maging tulad ka sa akin ng 50% lang. Yun ang nais ng Ama na ang anak ay maging tulad niya. Ngayon, yung ating layunin ay maging tulad ng Diyos. Natanggap natin yung buhay ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos at tayo ay naging kanyang mga anak at tatamasahin natin yung kalwalhatiang kasama niya sa kanyang kaharian. Dapat tayong higit na maging sakdal tulad niya. Yung ating puso, yung pag-iisip, yung ating salita, yung ating kilos ay dapat maging sakdal. Ano sa tingin po ninyo? Siyempre, hindi tayo magiging sakdal sa pamagitan ng ating sarili. Tayo ay higit na magiging sakdal sa pamagitan ng salita, biyaya at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Sa Biblia, yung salitang sakdal ay maraming beses na naisulat. Sa English, ito ay perfect. Napakalinaw po. Hindi dapat magtaka yung mga tao kung Kristiyano ba tayo o hindi, kung ligtas tayo o hindi. Kung titignan tayo ng maigi, dapat hindi malito yung mga titingin sa atin.
Doon sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Tingnan ninyo. Dapat nating sabihin, tingnan ninyo. Ibig sabihin nito, yung buhay natin ay may buong katapangan. Ako ay anak ng Diyos. Tingnan ninyo, ako ay isang Kristiyano. Pupunta ako sa langit. Tingnan ninyo ako. Sinabi sa kanya ni Pilipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Kung gayon, ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama. Paano mong masabi na ipinakita mo sa amin ang Ama? Yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang katotohanan at yung kanyang pagkatao ay naipakita sa pamagitan ni Jesus. Yung makita si Jesus ay yung makita ang Diyos. Ako ang Ama at ang ako at ang Ama ay isa. Kaya nga paano nasabi na ipakita mo sa amin ang Ama? Sinabi ni Apostol Pablo, maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Si Apostol Pablo, yung tao na kumilos gaya ni Kristo. Pag gumagawa ng magkakasing hugis sa tinapay, gumagamit tayo ng molde. Sa buhay ni Apostol Pablo, siya ay naging gaya ni Kristo. Kaya nga doon sa Galacia 6:17, sapagkat taglay ko ang aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Kristo. Yung mga bakas ng paghihirap. Buong tapang niyang sinabi na siya ay naging tulad ni Kristo. Kaya sinabi niya, maging tulad kayo sa akin. Sino nga ang mga kapagsabi nito? Hindi gaya ni Pablo, ni Pedro, kundi tayo ay maging tulad ng Panginoon, kaya ng ginawa nila. Upang ang lahat ay maiharap naming sakdal sa kay Kristo. Ano yung layunin ng pananalangin, pakikipag-fellowship at pag-aaral ng Biblia? Nag-aaral po ba kayo ng Biblia para magamit sa inyong sarili? Hindi, huwag ninyo pong gamitin para sa inyong sarili. Nag-aaral tayo ng Biblia, yung makita at magamit ang salita. Hindi natin dapat gamitin yung salita. Yung ginagamit lamang yung salita, ibig sabihin, sinasabi natin, ngunit hindi naman natin sinusunod. Ito ay pagkukunwari. Dapat din tayo mag-ingat na hindi maging mapagkunwari. Tayo yung mga munting Kristo. Munting Kristo, yun yung mga Kristiyano. Dapat tayo maging tulad ng Panginoon ng higit at higit pa. Bawat tao. Ibig sabihin nito ay lumalago sa pananampalataya upang ang lahat ay mahirap naming sakdal kay Kristo. Ibig sabihin nito, yung banal na pagkatao ay maisakatuparan ng higit at higit pa. Kaya nga, sinasabi dun sa 1 Pedro chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Yung mga bagong silang na sanggol, ano yung hinahanap nila? Hinahanap nila yung gatas ng kanilang ina. Hindi sila naghahanap ng masarap na pagkain o kaya ng alak, hindi po. They never forget the word like babes seek mother's milk. Yung malinis na espiritual na gatas ay yung salita. Pagkatapos maligtas, talagang gusto ng mga Kristiyano yung Biblia. Ngunit bago maligtas, alam ng mga tao na dapat basahin yung Biblia pero hindi po sila interesado at nakakatulog. Kaya nagbabasa sila kapag gusto nilang matulog. Nanonood po sila ng drama buong gabi at talagang nasisihan sila habang nanonood. Sabi nila, ha 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 ha. Ngunit yung pagbabasa ng Biblia ay nakakainip sa kanila. Oo, kahit na nagbabasa tayo ng Biblia, marami pa rin tayong bagay na hindi naunawaan. Ating naiintindihan ng Biblia ng higit habang ang ating pananampalataya ay lumalago. Naunawaan natin ang Biblia kung gaano natin sinusunod ang salita. Alam ba ninyo ito? Kung hindi tayo sumusunod kung paanong pinag-aaralan natin ang salita, hindi natin maunawaan ng higit. Hindi aklat ang Biblia na pinag-aaralan sa pamagitan ng ating utak. Ngunit ito ay sa pamamagitan ng konsensya.
Habang ang puso ko at buhay ay higit na lumalapit at sumusunod sa Panginoon, ipinapaunawa niya sa atin ang Biblia. Ang iba ay nag-aaral ng Biblia sa paaralan sa loob ng ilang taon. Ngunit kapag narinig ko ang kanilang mga tanong, nakita kong nakalimutan nila ang lahat ng kanilang natutunan. Kahit hindi natin maalala lahat, ngunit dapat tayong mabago. Nangangahulugang itong pagkatapos ng kaligtasan ng Espiritu ay mayroong kaligtasan ng pagkatao. Ang ating pagkatao ay ginagaya ang kanyang pagkatao tungo sa kaligtasan. Ito yung pagbabago ng buhay. Doon sa Filipos 2:12, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Nangangahulugang itong mabuhay na kagaya ng isang ligtas. Ang kaligtasan ng Espiritu ay hindi mula sa takot. Kaya't dapat tayong lumago sa salita, fellowship, pag-ibig at biyaya ng paunti-unti. Paunti-unti po. Kapag ang sanggol ay ipinanganak ngunit hindi lumaki pagkatapos ng isa o tatlong taon, ang pamilya ba ay magagalak na ang sanggol na ito ay ipinanganak? Yung pamilya po ay mag-aalala dun sa sanggol. Masaya po yung pamilya kapag mayroong bagong sanggol at sinasabi nila, "Uy, dumapa na siya! Wow! At talagang gusto ko ito." Kaya kapag ang sanggol ay mahawak na po doon sa lamesa at tumatayo na at nanginginig, tumayo na siya! Tapos papalakpak sila. Kapag yung sanggol naman ay humahakbang ng ilang beses, talagang natutuwa sila. Kapag yung sanggol ay kumakain ng mag-isa, nakikita ito ng mga nat sa paligid. May mga pagbabago paunti-unti at yung buong pamilya ay pumapalakpak at talagang ninanais nila ito. Katulad nito, kapag ang ating pananampalataya ay lumalago, tayo ay nagagalak ng magkakasama at ang Diyos ay labis na nagagalak. Doon po sa dulo ng 2 Pedro, sinabi, "Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Lumago kayo sa pagkakilala kay Kristo at sa pagkataong dapat tayo ay lumago." Sa pamagitan ng salita ng Diyos sa iglesia, tayo po ay lumago. Nangangahulugan nito na maging tulad ng Panginoon. Sabi dito, lumago kayo sa pagkakakilala kay Kristo at sa pagkatao. Dapat tayong lumago sa pamagitan ng salita ng Diyos sa iglesia. Doon sa Efeso chapter 4. Efeso, buksan po natin pagkatapos ito ng bago po ito mag-Kolosas. Efeso chapter 4 verse 13. Efeso chapter 4 verse 13 hanggang 14. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo, tayo huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamagitan ng pandaraya ng mga tao sa pamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Yung talatang ito, sabi dito, tayo, ito po yung mga Kristiyano. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Habang pinag-aaralan natin yung salita, ang pinananampalataya natin at ang nalalaman natin ay nagiging isa. Ito ay tumutukoy sa paglago ng pananampalataya ng mananampalataya. Bakit ang mga naniniwala sa Diyos at ang naniniwala kay Jesus ay hindi nagkakaisa? Kapag ang tao ay nasa parehong denominasyon ay nag-aaway, ang mananampalataya ay nakikipag-away rin sa bawat isa. Alam ba ninyo na ang mga mananampalataya kay Jesus ay pumapatay ng maraming mananampalataya? Bakit? Dahil ang kanilang pananampalataya ay magkaiba. Sinasabi nila, naniniwala ako, ngunit kung sisiyasatin natin ang kanilang pananampalataya, ito ay ibang pananampalataya. Kapag ang tao ay mayroong parehong paniniwala, sila ay maaring maging isa.
Kaya't hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Sapat na gulang ay nangangahulugang ang bawat Kristiyano ay maging ganap at ang iglesia ay maging ganap. Doon sa Efeso 4:13 hanggang 14 na ating binasa, sabi, lumago. Lumago hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Hanggang kay Kristo, tayo'y huwag nang maging mga bata. Dati tayong mga bata, ngunit ngayon ay hindi na dapat maging bata na tinatangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin sa aral sa pamagitan ng pandaraya ng tao sa pamagitan ng kanilang mga kautusan. Yung isang bata, actually mabilis siyang sumunod sa stranger kapag siya ay tinutukso nito. Bata, bibigyan kita ng ice cream. Ngunit kapag ang bata ay lumaki na, nakakaramdam na sila at nalalaman na nila, oh, kakaiba siya, hindi ako sasama. Ngayong mga panahon, maraming mga estranghero, kaya hindi na sila sumusunod sa mga estranghero. Katulad nito, yung mga Kristiyano na mayroong maliit na pananampalataya ay hindi alam kung ano ang maling pananampalataya. Ito ay mukhang magkatulad naman at sila ay madaling sumusunod. Oo, ang mga Kristiyano ay maaari itong maunawaan sa pamagitan ng konsensya. Ngunit, tayo'y huwag nang tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamagitan ng pandaraya ng mga tao. Yung mga Kristiyano, kapag ito'y lumago, hindi na sila nadininlang. Doon sa verse 15, sabi, kung hindi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumalago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig sa katotohanan. Ngayon, habang ang ating pananampalataya ay lumalago, maaari nating maunawaan kung ano yung kasinungalingan at gayon din yung katotohanan. Lumago tayong lahat sa Kanya. Nangangahulugan ito na dapat tayong lumago hanggang maging kagaya ni Kristo. Lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Kaya tayo ay lumalago hanggang kay Kristo. Tingnan po natin doon sa verse 16. Sabi doon na sa Kanya ang buong katawan. Kanya ay ang Panginoon na siyang ulo. Sa pamagitan ng kanyang biyaya, espiritu at kapangyarihan, ang buong katawan na nakalapat na mabuti ay nagkakaisa. Kaparehong kahulugan po ito. Doon po sa Colossians chapter 2 verse 19, sinasabi, tinutustusan ng mga kasukasuhan at mga litid. Ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa. Sa pamagitan ng fellowship sa mga kapatid, nakakatanggap tayo ng biyaya ng Espiritu. Sa pamagitan ng bawat litid ng magkakasama ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi. At mayroong mga bahagi na hindi nakikita sa ating katawan. May mga tao na gumagawa kagaya ng bibig, gumagawa ng gaya ng mata, o naman ay kagaya ng kamay. Ang mga taong gumagawa gaya ng paa, tama po ba? Sila'y gumagawa ayon sa kanilang bahagi. Ako'y gumagawa rin ng ibang gawain. Ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi. Ito ay masunuring pamumuhay. Pagkatapos nito, nagpapalaki sa katawan. Ang katawan ay magkakasamang lumalago tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Yung buong katawan ay lumalago. Habang tayo lumalago, maaari nating magawa ang dakilang gawain para sa Diyos. Nais ng Diyos na ang mga ligtas na tao ay lumago sa pananampalataya at makapit ang dakilang mga gawa sa pamagitan natin. Kung ang mga Kristiyano ay lalago na kagaya ni Kristo, sila ay makakagawa ayon sa kalooban ng Panginoon na kanilang ulo. Kaya tayo na mga naligtas na tao ay dapat malaman ang kalooban ng Panginoon at lumago. Makakagawa tayo ng higit na dakilang gawa at mga himala. Hindi ito maaring sa pamagitan lamang ng ating kalakasan.
na ipaliwanag ko na yung tungkol sa pandaigdig ang misyon, magkagawa ba natin niyon kahit na gusto natin? Hindi, ito po ay imposible. Gusto kong sabihin ang isa pang bagay. Pagkatapos ng isang tao ay manatili sa ating iglesia, ngayon nalalaman na nila yung Biblia at ipinapangaral yung salita ng Diyos ng mabuti. At kung siya ay masihan, gayon, alam ba ninyo, anong klaseng pag-iisip ang meron siya? Yung pag-iisip na kaya niyang gumawa mag-isa ay papasok sa kanyang puso. Merong isang tao na natutunan ang kakayahan ng isang manggagawa sa factory at gusto niyang gawin ng mag-isa pagkatapos nakawin ng isang kasanayan o skill. Kahit na ito ay posible, ngunit ito ay imposible sa ating church. Actually, meron siyang katapangan na kaya niyang gumawa mag-isa. Iniisip niya na ang ulo ng manok ay mas mabuti kaysa sa pigi ng baka. Kasi yung pigi ng baka malaki, subalit naampas ito ng buntot at minsan pa nga ay nalalagyan ng tae. Kahit na ito ay maliit, ang ulo naman ng manok ay higit na mabuti. Kaya't sinusubukan niya maging ulo. Kaya naman, sinusubukan niya na magsimula muli ng mag-isa. Ito ay maraming beses nang nangyari dati. Merong mga tao na humihiwalay sa ating iglesia. Subalit, ito ay mali at wala silang magagawang anuman. Ito ay talagang mali. Sila yung mga taong hindi alam kung ano ang iglesia. Ito ay hindi mangyayari sa pamagitan ng kanilang sariling kalakasan. Doon sa Efeso 3:20, ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi at o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa atin, ang Panginoon ay gumagawa sa atin. Ang Panginoon ay gumagawa. Tayo ba ang gumagawa nito? Kapag tayo ay naging isa, ang ating pananampalataya ay lumalago. Ang Panginoon ay kikilos sa atin. Siya ay maaring makagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ngunit may narinig akong ganito, magagawa mo? Magagawa ko rin. Hindi po ito posible. Kahit hanggang kamatayan. Maaring walang kaligtasan ng ibang mga churches at isa lamang grupo ng isang relihiyon. Maaring gaya ng grupo ng Kristyanismo. Maaring silang makapagpatayo ng malaking gusali, magawa ng anumang mga bagay na walang pagkilos ng Espiritu Santo. Posible rin silang makabuo ng napakagandang choir team. Posible rin makapagtayo ng isang malaking gusali. Maari silang makagawa ng magagandang bagay. Gayunpaman, hindi posible ang pagkilos ng banal na espiritu. Hindi ito posible gamit ang anumang karunungan ng isang tao ng anumang pagsisikap at sariling paraan kung wala ang pagkilos ng Diyos. Kung gayon, paano ito magiging posible? Hindi ko ito magagawa, pero magagawa natin sa pamagitan ng kapangyarihan na kumikilos sa atin. Kapag gayon, ay magagawa natin. Natin po. Kaya manatili tayo ngayon sa Panginoon, dapat tayong manatili sa church hanggang sa tumayo tayo sa harapan ng church. At dapat tayong natutustusan tayo ng biyaya, pag-ibig, salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At dapat tayong lumago sa pananampalataya spiritually hanggang sa lumago tayo sa Panginoon. Dapat tayong nasa Panginoon, kaya dapat tayong patuloy na lumago. Lumago naman ako. Lumalago naman ako, sapat na to. Pagkatapos, kung pagmamasdan tayo ng Panginoon, tayo ay gaya ng maliliit na bata. Opo, ramdam natin ito. Para tayong mga maliliit na bata. Actually, sa tuwing nananalangin ako, ganito po yung aking panalangin. O Diyos, hindi ko po ito magagawa. Pakiusap, tulungan mo po ako sa aking kahinaan. Napakahina ko po, kaya anong magagawa ko? Meron ba akong espesyal na nalalaman? Meron ba akong kakayanan na magsalita? Meron ba akong kakayanan? Wala po, wala ng kahit anuman. Gaya ng tungkod na hinawakan ng mga kamay ni Moises, kung tayo ay hawak ng mga kamay ng Diyos, ay magiging kagamit-gamit tayo. Totoo po ito. Kaya dapat tayong patuloy na manatili sa church, sa gayon tayo ay matutustusan. Kung tayo ay hihiwalay, ito ay gaya ng sanga na humiwalay sa puno ng ubas.
Ang mga daliri ay dapat na nakakabit sa kamay. Kung gayon, ito ay makakagawa ng maayos. Tama po ba? Paano ba po ba kalagay ang mga daliri po? Wala pong anuman sa katawan natin ang hindi kailangan. Ngunit, kung isa sa bahagi ng katawan ang humiwalay sa katawan, may mga gawa ba ito? Para po ang kotse, para ito ay mabuo, kailangan ng 20,000 o 30,000 na mga parte na dapat pagsamasamahin. Lahat ng mga parteng ito ay mahalaga kapag nagbubuo ng kotse. Kung ilan sa mga parte ay aalis, may pakinabang pa po ba sila? Kung tayo ay mananatili sa iglesia ng Diyos, tayo ay mahalagang magagamit. Kung aalis naman tayo sa church, ay wala tayong magagawa. Dapat ninyo pong itong malaman. Totoo po ito. Kaya dapat tayong maingatan. Dapat tayong maingatan at mapalaki sa church. At dapat tayong makatanggap ng mga spiritual na aral. Sa gayon ay lumago tayo hanggang sa pagdating ni Kristo. At sa ganap na pagkataon ni Kristo ay mabuo sa atin. Doon sa 1 Corinto 13:11 ay sinabi ni Apostol Pablo, nang ako'y bata pa, nagsasalita ako ng gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayon ganap na ang aking pagkatao, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Ito po yung mismong patotoo ni Apostol Pablo. Nung bata siya, nagsasalita siya ng gaya ng bata. Tapos, nag-iisip siya ng gaya ng bata. Nangangatwiran siya ng gaya ng bata. Ngayon, ganap na ang kanyang pagkatao at iniwan niya yung mga bagay ng pagkabata. Sa gayon, ay paunti-unting lalago ang ating pananampalataya. Opo, tignan muli natin sa Biblia, sa Efeso chapter 3. Efeso chapter 3, verse 18. Hanggang 19, na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ang lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Kasama ng lahat ng mga banal, hindi nag-iisa, kundi kasama ang lahat ng mga banal. Ito po yung fellowship. Sa pagsasama upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman. Natutuhan natin ang pag-ibig ng Panginoon upang matanggap natin ang kaligtasan. Inibig ako ng Diyos. Inibig niya ako hanggang sa punto kung saan ang nag-iisa niyang anak ay mamatay sa krus para sa isang makasalanang tulad ko po ay maligtas. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, at ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Gayunpaman, alam ba natin ang kabuuan ng pag-ibig ng Diyos? Hindi po. Alam ba ng isang bata na minamahal siya ng kanyang mga magulang? Pero alam ba niya na kung gaano siya kamahal nito? Hindi niya ito nalalaman. Ngayon, dahil maaring magalit yung mga tatay, kaya yung Mother's Day ay ginawa pong Parents Day. Medyo binago nila ng kaunti. Gayunpaman, tuwing Parents Day, meron silang kinakanta. Sinasabi nila na ang langit ay mataas, ngunit para sa akin ay merong higit pang mataas. Ang pag-ibig ni nanay ay nagluwal sa akin, nagpalaki sa akin, ito'y higit na mataas, mataas kaysa langit. Ganito sila umawit, di po ba? Gayunpaman, sumusunod ba sila sa inyo palagi kapag nasa bahay? Hindi po, mga pasaway po sila. Kaya ideya lamang po ito. Hindi po nila alam ang pag-ibig. Kaya sila gumagawa ng problema. Kapag nagpakasal sila, nagkaroon ng mga anak, at magpalaki sa mga ito, sa kanila unti-unting naunawaan kung ano ang pag-ibig. Nalalaman natin ang pag-ibig ng Diyos dahil tayo ay naligtas na. Ngunit, ano ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman? Ang pag-ibig, isang bagay na hindi natin maunawaan sa pamagitan ng kaalaman, kundi malubos natin maunawaan yung pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng ating kaalaman.
Kaya pinag-aaralan natin yung pag-ibig ni Kristo ng higit sa kaalaman. Higit po. Higit na maluwang kaysa dagat at higit na mataas kaysa langit. Higit na malalim kaysa dagat ang pag-ibig ng Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay higit na maluwang kaysa mga dagat, higit na mataas kaysa mga ng langit, higit na malalim kaysa dagat. Habang lalo nating naunawaan ang kanyang pag-ibig, ay lalo nating magagawang umibig. Sa una, nagagawa lamang nating ibigin ang mga taong umiibig sa atin. Subalit, habang lumilipas ang mga araw, natututunan na rin nating ibigin ang mga taong hindi natin iniibig. Magagawa natin ang ibig, nating ibigin ang mga taong kabag-habag. Magagawa po. Ang ating puso ay lalong lumalawak gaya ng dagat Pasipiko. Ang taas ng kanyang pag-ibig ay mula sa pinakamataas na mga langit na kanyang inihahon ng isang makasalanan mula sa kalaliman ng impyerno. Yung taas, lalim at haba ng kanyang pag-ibig ang walang hanggang pag-ibig. Ang pag-ibig na iyon upang makilala ang pag-ibig ni Kristo ng higit sa kaalaman. Dapat nating maunawaan ng paunti-unti upang tayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Kapuspusan, yung kapuspusan ng Espiritu Santo ay hindi nangangahulugan na pagpunta doon sa mga bundok para manalangin at makaramdam ng mainit o kakaiba. Hindi po. Ito po ay mapuspos sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Doon sa 1 Corinto chapter 13, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ito ay tumutukoy sa katangian ni Kristo na unti-unting nagiging katangian natin. Habang unti-unti nating naunawaan ang kanyang pag-ibig upang tayo'y mapuno sa lahat ng kapuspusan ng Diyos. Sa gayon, tayo ay mapupuno ng pag-ibig ng Diyos at magiging isa kasama ng lahat ng mga banal. Hindi lamang nag-iisa. Kahit na ikandado ninyo ang inyong sarili sa isang kwarto o isang ulo mula Genesis hanggang Apokalipsis, hindi nyo po ito maunawaan, yung Biblia. Maunawaan natin ang pag-ibig kapag tayo ang umibig. Sumunod, magdusa, at magtiis kasama ng mga banal at pagkatapos, ang ating pagkatao ay unti-unting mababago gaya ng sa Panginoon. Sa kalagitnaan ng taglamig ay mayroong malamig na simoy ng hangin at snowstorm. Ngunit kung pagtitiisan natin ang taglamig, ay makakausbong ang mga puno ng pino o pine. Pagkatapos nito, kapag ito ay lumago na mula sa tagsibol hanggang sa taglagas, ay magkakaroon ulit ng taglamig at malamig na simoy ng hangin at mangyayari ulit at pagkakaroon ng yelo at pagkatunaw nito. At muli, lalabas muli ang mga usbong. Kaya mga kapatid, yung ating pananampalataya sa katunayan ay lumalago sa tuwing may mga pagdurusa at kahirapan. Hindi tayo lalago sa ating comfort zone. Paano magtatagumpay ang isang tao na parang halamang lumalaki sa loob ng greenhouse laban sa sanlibutan kapag idinala na siya doon? Ang paglago ng pagkatao ay nangangahulugan na sa anumang sitwasyon ay masunurin tayong nagtitiwala sa Panginoon gaya ng ginawa niya. Sumunod siya at nagawa niyang mabuhay para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Ito po ay tungkol sa katangian ng Kristiyano. Kaya ito po muna ang maibabahagi ko po sa inyo. Ngayon bilang bahagi ng Church ng Katawan ni Kristo, ay dapat tayong lumago spiritually sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na biyaya at kapangyarihan. At habang lalo tayong lumalago, ay dapat tayong sumunod sa kalooban ng ulo ng Panginoon. At hindi ito magagawang mag-isa, ngunit magagawa natin. Ang katawan ay nagtutulungan sa isa't isa, ang ulo ang nagbibigay ng mga utos, kunin mo iyon. Gayunpaman, kung ang paa ay hindi kikilos, kung gayon, paano ito magiging posible? Kung kailangan ninyong kumain pero hindi gumagalaw ang mga kamay, kundi yung bibig lamang, kung gayon, paano makakakain ang isang tao? Kaya nga, hindi natin magagawa ng mag-isa. Hindi ko ito magagawa, ngunit magagawa natin.
isa talaga itong lihim. Kaya naman, dapat tayong manatili sa katawan ng ni Kristo ang church hanggang sa humarap tayo sa Panginoon. At dapat tayong lumago ng magkakasama at hangarin ang kapangyarihan ng Panginoon. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas sa amin at sa paghiwalay sa amin mula sa maraming mga tao sa mundong ito sa huling panahon na itinakda mo. Salamat din po dahil naging ulo ka namin at kami ay katawan ng Panginoon at naging bahagi nito. Salamat po Panginoon sa pagsama sa amin upang aming matanggap ang iyong biyaya at buhay at ang iyong puspos na kapangyarihan upang lumago kaming paunti-unti sa aming pananampalataya at makapamuhay sa aming natitirang buhay upang sumunod sa Panginoon na kumikilos sa kalagitnaan namin ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Panginoon, pakiusap, hawakan mo po ang lahat ng mga brothers and sisters upang lumago sa pananampalataya bilang bahagi ng katawan ni Kristo para sa iyong kalooban at kalwalhatian, at gamitin mo po nawa ang bawat isa sa amin para sa iyong kalooban at gabayan kaming lahat na makatayo sa iyong harapan sa iyong muling pagdating na walang anumang dapat ikahiya. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay lubwas na nagmamahal. Amen.